Magandang araw sa inyo mga bata! Tayo ng maghanda para simulan ang pagdiriwang natin ng pagsasabit ng simbolo sa ating Jesse Tree. Tayo nang umawit. Jesse Tree, oh Jesse Tree, paghahanda sa pagdating. Oh Jesse Tree, oh Jesse Tree, biyayang dulot sa atin. Nananabik puso namin, ninyo Jesus siyang darating. Oh Jesse Tree, oh Jesse Tree, ang Diyos sa ating piling. Oh Jesse Tree, oh Jesse Tree, ihanda ang puso natin. Oh Jesse Tree, oh Jesse Tree, ang Diyos ay ating tanggapin. Liwanag ay sumilay na, dilim ay siyang napawi na. Oh Jesse Tree, oh Jesse Tree, ang Diyos sa ating piling. Pakinggan natin ngayon ang pagbasa ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yun, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanikmanaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaak. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon, na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at padadamitan, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos.
sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At ibabalik ko sa inyo ang 10th bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Magandang araw sa inyo, mga bata. Kilalanin natin ngayon si Jacob. Siya ang bunsong anak ni Isaac. Pagkatapos basbasan ni Isaac si Jacob, ay pinapunta siya sa Mesopotamia, sa bayan ng kanyang lolo Bethuel, para pumili ng mapapangasawa. Sinunod nga ni Jacob ang bilin ng kanyang ama at naglakbay siya. Habang nasa paglalakbay, nanaginip si Jacob. Nakita niya ang isang hagdan mula sa langit hanggang sa lupa na may mga anghel na umaakyat at bumababa dito. Sa panaginip, sinabi ng Diyos kay Jacob na siya ay magiging ama ng isang dakilang lahi na may sariling lupain. Ipinangako din sa kanya na susubaybayan siya ng Diyos at ipagtatanggol saan man siya magpunta at hindi iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng kanyang mga pangako. Dahil dito, nagtayo si Jacob ng altar bilang isang alaala at inilaan ang lugar na iyon sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na ang ibig sabihin ay tahanan ng Diyos at ipinangako na ang Diyos lamang ang sasambahin sa lugar na iyon at ibabalik ang 10th bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ng Diyos sa kanya bilang pasasalamat. Pagkatapos nooy natagpuan ni Jacob ang anak ni Laban na si Raquel at siya ang kanyang naging asawa. Mula sa 12 anak ni Jacob, nagmula ang bayan ng Israel, ang lahi na pinagmulan ni Kuya Jesus. Mga bata, isa sa magagandang katangian ni Jacob ay ang pagbibigay niya ng kanyang sarili sa Diyos pagkatapos malaman ang pangako ng Diyos sa kanya. Hindi madali ang pagbibigay ng sarili, mga bata, dahil nangangailangan ito ng determinasyon na manatili sa pinili mong desisyon. Kailangan ay matatag tayo at hindi basta-bastang susuko. Paano natin ito magagawa? Ano ang tutulong sa atin? Walang iba kundi ang malimit na pagdalo sa banal na misa. Doon natin na ipapahayag sa Diyos ang ating pangako ng pag-ibig at pagtatalaga ng sarili sa Kanya katulad ng ginawa ni Jacob. Ganon din naman ay natatanggap natin hindi lang ang pangako kundi ang Diyos mismo sa banal na komunyon. Kung paanong ang mga anghel ay maakyat panaog sa hagdan mula sa langit hanggang sa lupa, ganon din ang grasya ng Diyos na pinupuno tayo tuwing nagbibigay tayo ng sarili sa iba. Sikapin natin maging hagdan na dinadaanan ng grasya nagmumula sa Diyos patungo sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating sarili sa iba. Ang isasabit nating simbolo ngayon sa ating Jesse 3 ay ang hagdan mula sa panaginip ni Jacob. Hilingin natin sa Diyos na magawa ng bawat membro ng pamilya na laging pagsikapan ang pagbibigay ng sarili sa Diyos upang lubos na matanggap ang kanyang biyaya na nakalaan para sa isa't isa at upang maging biyaya rin tayo para sa ating kapwa. Tayo nang manalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina o Panginoon, sa iyong kapangyarihan, ingatan at iligtas mo kami sa aming mga kasalanan at lahat ng kasamaan. Sa gabay ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming ihanda ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong anak na si Jesus ngayong darating na Pasko. Amen. Sa ngala ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga bata, atin ang isasabit ang simbolo na ating inihanda para sa araw na ito. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa asimo na sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Gabay ng iyong bayang inirang ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalang bigay sa kanya na sa akin ang Diyos tuwinang. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Mga bata, natapos na tayo sa ating pagdiriwang. Ngayon naman, ihanda na natin ang simbolong gagamitin para bukas. Mga bata, ang ating gagamiting simbolo para bukas ay ang damit na maraming kulay at may mahabang manggas. Tara! Yan, natapos na natin ang ating simbolo. Ayan, ready na tayo para sa gagamitin natin bukas. O paano? Kita-kits ulit tayo, ha? Paalam!